to the platform, the venue for tackling our country's pressing national issues. I am EDNA Ko. This program provides a space where experts deliberate and provide an analysis on the political concerns that we face as a nation. Our country is in a time where many changes are at hand. In this episode, we will discuss the issues concerning federalism, an issue that we should deeply understand. Today, we are fortunate to have as guests Attorney Christian MONSOD, former commissioner of the 1986 Constitutional Commission and former chair of the Philippine Commission on Elections. We also have Attorney BENEDICTO BACANI, Executive Director of the Institute for Autonomy and Governance of the Notre Dame University in Cotabato. And last but not least, we also have Professor Jose REGUNAY, Research Fellow of the University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies and Assistant Professor of the UP School of Urban and Regional Planning. Welcome to the platform. To begin with, I would like to invite a discussion, and probably our resource persons could share and help our countrymen understand about federalism. How do we understand federalism? Can we begin from that question? Attorney MONSOD, would you want to try to explain and discuss how do we understand federalism? Or what are the features of federalism? Yung federalism po kasi, it is a system of government. Ang katapat niyan, yung tinatawag na unitary government. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, doon sa sharing of powers, doon sa unitary, ang powers o kapangyarihan nandun sa central government. At kung ano man lang ang kapangyarihan ng mga provinces, ng mga LGUs, ay uni-delegated power lang, pwedeng bawiin ng central government. Pag sinasabi natin na federalism, ang ibig sabihin nun, yung central government at saka yung tinatawag na regional and other LGUs, may kanya-kanyang sariling kapangyarihan. Bukod sa dyan, yung tinatawag nilang sovereignty, hindi na lang nandun sa central government ang powers, kung hindi, nakakaroon sila ng sharing. Yun ang tinatawag na vertical division or vertical type of government. Yung unitaries at saka versus the federal form. Yun ang tinatawag na vertical distribution of power. Pag pinag-uusapan po naman presidential or parliamentary, yun ang sinasabing horizontal distribution of power. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kinukombine yung tatlong ng government agent, the judiciary, legislative, and the legislative, kinukombine yung legislative at ang executive. Doon sa vertical, hiwala yung tatlong yun. Sa horizontal, parliamentary, kinukombine yung legislative at executive. Yun ang diferensya. So don't mix them up. Unitary, federal, presidential, parliamentary. So if we try to understand federalism in the context of the Philippines, what are the changes that will probably take place if from under the present Philippine setup, how does the Philippines move into a federalism state, or probably what changes will take place in terms of the structure that Attorney MONSOD is trying to explain to us earlier on the vertical and the horizontal setup? Ngayon, EDNA, yung sistema natin, administrative regions, no? At kung meron ka mang sabihin natin regional coordination, that is through the Regional Development Council, no? Which basically, ang powers lang yan, mag-coordinate lang nung sabihin natin development plan ng region, no? Pero ang pagkakaiba po niyan sa federal system, no? Yung regional, sabihin natin level na yan, would be very powerful.
In fact, magkakaroon ng sariling legislature yan, no, ng executive, kung whether parliamentary ba yung regional setup na yan, or we continue with that. Ganon, kasi ibababa mo talaga, eh, no, yung gaya ng sinabi ni Atty. MONSOD, ibababa mo yung kapangyarihan talaga na ng national ngayon sa baba, ano? So meron kang self-governance, ano? At meron ka ring shared governance on the national level. Yun ang pagkakaiba noon. At yung LGUs ngayon, magre-report na yan, ang sabihin natin, ng dyan na sa region, hindi yan nasa national, unlike ngayon. Na we have what we call a national decentralization system na talagang pare-pareho yan. Ano? Ngayon, sa isang federal system, magkakaroon ng kapangyarihan ano, na talagang mag-legislate ng batas. Ano? Now, titingnan natin yung sa arm ngayon ano na sinasabi na template no, so in a way ganun yung magiging sistema ano, at kung napasasana yung BBL mas empowered yun kasi ang talagang napansin mo yung delineation of powers, maliwanag yung kapangyarihan ng central government, ano yung kapangyarihan ng regional government at ano yung kapangyarihan na pwede nilang i-share, ano yung tinatawag nating concurrent powers. So yun ang malaking implication niyan ano sa governance. But based on what you have been sharing and based on what Attorney MONSOD has been discussing earlier, we're talking of relationships of the governmental power and the responsibilities and the shared or the relationship between the national as well as the local or the regional. We would also like to probably ask Professor Joey Regunay about, but is this particular setup a viable one if we have to consider, for example, caring for our natural resources, paano natin titingnan yung responsibility and authority and accountability over our territories, over our regions, and how do people take care of all of this because they serve the purposes of people who, you know, who inhabit or who live in the regions. There are problems that need to be addressed beyond local territories, meaning ito po yung mga problema na sumasaklaw o sumasaklaw sa teritoryo ng mga local government units na walang abilidad o kulang ang abilidad ng bawat local government unit to respond to this, especially so in the problem of climate change, for example, and the accompanying problems of flooding, you know, and other disaster vulnerabilities that local governments are confronted with, kailangan mo ng ano diyan ng tugon ng response that will require collaboration of various local government units in a regional territory for them to be able to effectively respond to these types of problems. Also local territories, no, while magkakaiba sila ng teritoryo, kanya-kanyan silang teritoryo, but they share, no? They share common natural resources. For example, they share the forest, they share the marine areas, they share the rivers. So there would be a need for a stronger coordinative and management mechanism that will ensure that these resource endowments are managed in a way na sustainable siya, that would also cater and respond to the requirements of the local population within this regional territory. Tayo mga kababayan, no? Di ba yung sinasabi ni Pinoy, sinong boss ko, di ba? Pero ang totoo nun, siya ang boss natin. Kasi presidente, ito ngayon ang layer. Presidente, provincial, municipal, barangay. Doon sa federal system, may bago dito, insert. Ang tawag sa kanya, regional governor. Ayun, yung pagka-boss nitong presidente hanggang doon lang sa regional governor ngayon, doon sa under federal system. In other words, doon sa yung looking downward, yung regional governor, yan ang boss ngayon. So in effect, kayo mga sa iba, mga tayong mga botante,
mawawala ang connection natin kay boss presidente. Ang boss natin, yung may control sa atin, yung regional governor. Ang power ng presidente, supervision lang, oversight, hanggang governor lang. Okay? Yun ang diferensya doon sa sino ba ngayon ang may kapangyarihan sa atin. Yung control, wala na sa presidente, below governor ng region. Yung control, nandun ngayon. Kaya lima na ngayon. Presidente, regional, provincial, municipal, at barangay. Ano ho ba ito? Acceptable ba ito? Ito ba ay palagay natin madaling tanggapin ng mga kababayan natin dahil hindi niya pipiliin yung presidente niya? Hindi niya iboboto yung presidente niya? Iboboto niya. Pero ang kapangyarihan ng presidente, yung tinatawag na power of control, hanggang lang sa regional governor. Hindi pareho ngayon na hanggang sa ibaba, hanggang barangay. Yan ang diferensya. Ayaw ko kung magugustuhan ng mga kababayan natin yan. Kasi kami nung sinusulat namin yung bagong constitution, 1987, tinanong namin, nag-consultation kami nationwide sa mga tao, ano bang gusto nyo yung sistema? Sabi nila, ibalik na lang natin yung sistema bago nagkaroon tayo ng diktator, ng dictatorship. Kaya ang gusto nila, separation of powers, tatlong departments of government, di ba? Executive, legislative, judiciary. Yun ang gusto nila. At gustong-gusto nila na they will vote directly for the president. Sabi nila, huwag niyo alisin yan. Right? Ngayon, itong mga pangyayari ngayon na sinasabi federal, sinasabi ko doon, nawawala yung control ng presidente below the regional governor. Pag in-adapt pa natin yung parliamentary na sinasabing i-fuse ang executive at legislative, pati yung pagboto sa presidente, wala na sa atin. The ones who elect yung prime minister ay yung parliamentary, yung parliament. Yun ang kaibahan. Yun. Tanong sa mga tao, gusto ba ninyo yung ganyan sistema? Anong beneficyo niyan naman sa inyo? Yun ang kailangan sagutin ng mga advocates ng federalism. Anong kapalit? Which brings me to my next question. So, maliban dun sa ganong klaseng pagbabago sa arrangement ng power, ano ba ang benefits na pwedeng ibigay or idulot ng isang federalist, ng isang federalism na set up? Yung mga countries talaga na nag-adapt ng federal system, sabihin natin, yung dahil malapit daw yung gobyerno, no, sa sabihin natin sa constituents, ano, ha? So sa ating context naman, ano, yung 'di ba, we are archipelago, no, talaga hiwa-hiwalay, and ang mga pro-federalists are saying na siguro it's high time na talagang to empower, sabihin natin, yung mga regions. Yung tawag nila dyan, principle of subsidiarity. Eh. Kung sino yung malapit, siya ang mas nakakaalam ng problema, siya ang nakakaalam ng solusyon, at saka mas malapit yung accountable na mga, sabihin natin, leader. Ano? Eh kung yung sinasabi ni Attorney Monsod, na si presidente sa Manila yung accountable, eh, no? So parang palaging nagtuturuan, ano? So yun ang sinasabi nating isang advantage doon. But ang importante dito, Edna, ay talagang pagtingnan, ano? Huwag na muna siguro yung label, kung label ng federalism ba unitary, ano ba yung talagang the best decentralization, sabihin nating policy for the Philippines, ano? Kasi diyan nakasalala yan, eh, in terms of sino ba talaga yung dapat na mag-hold ng power in such a way na talagang it will really spur talagang sustainable development. And doon naman sa Cordillera tsaka Mindanao, yung talagang sabihin mo, sa sustainable solution, ano? Sabihin natin sa demands for self-determination. Ako ay, ang mahirap kasi sa ating proseso ngayon is that parang naipit na agad sa labels, eh, no? Naging outcome oriented siguro na marami, naging pro, anti. Maganda siguro tingnan yung problema muna, unang-una. Tapos ano ba yung magiging solusyon dyan? And then we can name it, ano? Kasi I can even point to, for instance, countries that are federal,
but really unitary, no, in the way they operate. Ano? For instance, Malaysia is very highly centralized as well. Pag tiningnan mo naman yung Spain, hindi naman siya federal, but they have very good regional system also. Ano? Kaya iba-ibang mga models yun eh. Meron din namang federal system na pwede ka namang mag-elect ng presidente na direct din. Ano? So, ang tinitingnan siguro natin dito is tamang proseso. Ang problema lang natin ngayon, eh minamadali. Ayun ang problema, no? So, kung siguro kung you go pa through the process of reflection, may mga nauna na doon, ano? At kaya nga siguro, dapat maintindihan din talaga yung implications nito, no? Can I just say something before? Professor, sige pa. Ang sinasabi, alam nyo, tama siya si Benny rito. The problem today is hanggang ngayon, hindi pa sinasabi sa atin ni Presidente Duterte, ano yung features at characteristics walang detalye ang gusto niyang quote-unquote federal. Sana maliwanag na itong gusto niya kasi sinasabi nga ni Benny na there are almost as many models or types of federal as there are countries. There are about 27 countries na federal and unitary mga 165. Ngayon, mas maliwanag siguro yung debate, yung national debate. Kung maliwanag yung mga features of federalism na gusto ni Presidente para ma-issue yung mga issues tinatawag na joint issues for proper debate. I think maybe the Professor can tell us. Professor Joey, meron ka bang gustong idagdag? Yeah. Yung sa ating pag-aaral, yung ginagawa naming pag-aaral sa Center for Integrative and Development Studies, inaaral namin saan ba kailangan? Kailangan ba talaga ang isang regional government? Anong mga problema kailangan solusyonan? Inaaral namin yon, and sinasabi nga namin na no one size fits all. No? Hindi pwedeng isang sistema para sa lahat. There might be areas where you might need regionalization or some form of whatever one, no? We can probably hindi pwedeng tawagin federalist, pwedeng hindi, no? Basta there may mga cases where probably you would need some form of regional structure to be able to coordinate development, manage development in whatever. So this will really depend on one, the clamor of the populace, no, to amalgamate and be a regional entity. No, there must be a demand for by the local populace to become part of a regional entity. Otherwise, kung walang demand for that, there's no need for kwan, no, for a regional entity. Yun po yung pinag-aaralan namin. And may mga approaches kaming nakikita kung paano, saan ba may requirement, and sinasabi nga namin may mga problema sa iba't ibang lugar ng Pilipinas na siguro kakailanganin ng isang regional entity to respond to the problems of sustainable development. No? Paano ba natin ma-achieve ang sustainable development in a manner na that the regional entity will be able to respond to these problems? I think basically, under our present setup na decentralized tayo, may mga local government units, siguro may takulangan dito sa kasalukuyang setup. And that is why there is a proposal to come up with an improved shared power, an improved or probably an enlarged and shared responsibility over our roles, over delivery of services, di ba? Can we identify, kasi para sa akin, dahil nasa present state tayo ng decentralization, what are the steps that we see as probably the ways ahead or forward by which we can address the gaps or the problems of the present decentralized setup? At bakit nagpo-propose ngayon ng isang tinatawag na federalized system? Ano ba ang problema? Ano ba ang tinutugunan nung sinasabi natin na a larger, an enlarged territory na dapat pamahalaan? No? Can we identify probably what are the problems that we are addressing right now? And how can these problems be addressed? Is it really a change of the structure? Is it really something else? Okay.
Sa pagkatanda ko, during the campaign, ang sabi ni Presidente Duterte during the election campaign, may problema tayo sa ating bansa na tinatawag niyang problema ng Imperial Manila. Right? Ibig sabihin noon, sabi niya, bakit lahat ng kapangyarihan at lahat ng control sa resources and funds, bakit nasa Manila lahat? Kailangan yan, buwagin natin yan. Bawasan natin yung Imperial Manila, dagdagan natin ang kapangyarihan at funding at sourcing ang mga local government para naman magkaroon ng tinatawag na self-determination. Nasa kanila kung anong gusto nilang pag-unlad ng kanilang localities. Yun ang pagkatanda ko na sinasabi ni Presidente na kailangan natin yung pag ganito, pag yung buwag natin yung Imperial Manila, ang magkakaroon tayo ng sistemang tinatawag na federal system. Ang sinasabi mo, Edna, is this. Kung ang pinag-uusapan natin ay yung pagbawas ng kapangyarihan sa central at pagbigay yan doon sa mga LGUs, at saka yung mga resources nandyan sa LDUs, hindi yung mas maliit, pero dapat siguro mas malaki pa o the same. Ngayon, 60-40, di ba? 60 sa central yung tinatawag na area at 40% dito sa LGUs. Yan ba ay magaganap natin sa ibang paraan na hindi kailangan magkaroon ng pagbabago ng konstitusyon dahil magkakaroon na tinatawag mong decentralization, ibig sabihin nun, yung functions ay ibibigay mas marami dito at mas importante, yung tinatawag na devolution of power. Hindi lang function, kundi yung kapangyarihan na ibigay dito sa ibaba. Yan ba ay kayang magawa sa under our present constitution para hindi na kailangan na magkaroon tayo ng tinatawag na major surgery or overhaul of the present constitution? That's the question. Ang debate talaga dyan is, ano ba, i-reform na lang ba yung national local government system o yung local government code? 20 years na yan eh, no? And talaga naman, well, 20 years more, no? And mix yung reviews niyan, ano? Ang hindi ko lang maintindihan din, eh talagang dapat ni-review naman yan after 5 years and the law, ano, no? Specifically mandates that, ano? Now, ang problema ho natin dito is medyo politika din eh, no? Kasi syempre, yung ating mga members of Congress, eh, meron ding local ano yan, ano, na concerns, ano, politics, etc. with local officials, so may kompetensya din, ano? Kaya napansin mo, yung policy talaga, eh, syempre, nauna yung ano ba yung magiging position ko dyan? Mas lalakas ba si governor dyan? Ano? Or si mayor? Nakikita natin, may mga local politics kasama yung mga members of Congress. Eh, no? So, kaya ang sa tingin ko dyan, ano, napakahirap. Eh. Merong parang na-paralyze na tayo. Sa dami ng mga studies na nagsasabi, we need to reform. Kagaya ng internal revenue allotment, we need to review it. Sino ba gagawa nun at talaga bang magiging effective? Ano? Kaya lumalabas yung movement for federal, yung mga radical, sabihin mong, solutions. Ano? Ako naman, siguro dito kami magkaiba ni Atty. Monsod. Eh, no? So, really, in the end, sa akin, we can name it. Eh. But kailangan talagang charter change. Ano? In my mind. Ano? Ang ano ko kasi, kahit na yung sa Mindanao, eh, no? Ang aking framework is working autonomy. Okay? Effective, relevant working autonomy. So tingin ko it's not enough that that the constitution does not prohibit something eh. No? Yung talagang sa akin, the constitution has to mandate it. Ang ano ko lang dito is talagang yung bureaucracy talaga eh, yung mindset eh, no? Yung mindset po talaga ng bureaucracy, at least yung aming experience sa ARMA, ang mindset talaga ng national bureaucracy is unitary. At napakahirap po talagang ibaba, ano? So, yun ang isang ano mo, ha? So, siguro, it takes siguro a constitutional mandate. Sabi mo, okay, short of federalism, ano, ha? Short of federalism, na talagang sabihin mo, na para talagang magkaroon ka ng, sabihin mong, meaningful decentralization.
But actually, parang implementation eh, sa akin. Ano? So, sa Article 10 ng ating Constitution, nakalagay naman dun eh, na dapat may local autonomy. Right? Ang implementation nun, eh nasa local government. Yan ang problema. Ang kakulangan, eh yung local government code. Na mali ang isang ang ibang provision, ang iba hindi ini-implement properly, and ang iba interpretation. So, ang problema ay hindi sa constitution, right? Kundi yung implementation ng constitutional provision. Okay. Let's talk about ano, yung pera, di ba? Tinatanong ko sa mga congressman friends ko, bakit pa hindi niyo ni-review yung local government code? Mm-hmm. No, bakit yung 5 years? Sabi sa akin ng isang kaibigan ko, alam mo, sa atin lang, maganda sa amin yung local government code eh. Bakit? Kasi may provision dyan, yung section 17, I think, sa paragraph I, na yung pera na dinidigay sa mga local, kung ang pinanggalingan niya ay foreign financing o general budget dito, pwedeng makialam yung national agency, yung say, public works, makialam dyan. Kaya ang nangyayari, dalawang channel ng pondo na lumalabas sa central government. Isa through the LGUs, isa through the Department of Public Works, dyan nagkaroon ng pork barrel. Kasi sinabi ng Department of Public Works, yung pera na ito, kami ang in-charge dito, eh ito binibigay namin sa congressman na siya ang pipili ng proyekto. Dyan nagkaroon ng pork barrel. Ngayon, sabi nila, ayaw namin bagihin kasi beneficiary kami. Right? That's the problem. Yeah, yun nga. Yun ang problema. You know, do sa fiscal, ano lang, yung sila pera, tungkol sa pera, 30 provisions of the local government code, according to experts, like Professor Rosario Manasan, kailangan palitan natin para bigyan ng real local autonomy ang LGUs. Hindi kailangan baguhin yung constitutional provision. Baguhin lang yung local government code. But also, I think, which brings me to my next question, ano? Assuming na babaguhin, pero if the problem is the will to enforce, no? The will to enforce. Tsaka yung mode din. Eh, kung constituent assembly yun, ganun exactly. din yung magiging... No, but which means there are people or there are groups who probably stand to benefit from an arrangement that wants to stay as it is, ayaw i-improve yung local government code. On the other hand, meron din bang interest groups na may interest na makinabang, no, makikinabang kung babaguhin yung arrangement ng ating constitution? Kasi, marami. Oo, hindi, regional interest. Oo, yun, isang ano yun. No? Kasi kaya nga isang objection. Nakakatuwa din ito eh, kasi yung the same argument actually is raised for and against eh, no? Yung isang issue dyan, yung political dynasties. Di ba? Ang sinasabi na may mga, yun, lumalabas yun eh, no? Na actually, maraming political dynasties, actually you're entrenched regional dynasties eh, if you go federal. Ang isang possibility naman dyan, eh talagang kung hindi mo papipigilan, eh talagang kailangan i-reform mo talaga yung electoral code mo, no? Tsaka siguro anti-political dynasty law. Kaya yung talagang dito yung detalye is very important, eh, no? Kasi hindi mo pwedeng mag-shift ka lang ng ganun, ano? You need to lay a good foundation talaga. Kasi syempre, political dynasties naman has to do with offload electoral system, ano? Kung yung electoral system mo, eh talagang yun, sila lang talaga yung logically, naturally na na-elect, ano? So, kaya talaga importante yung detalye nito, no? Kaya ako, I reserve judgment kung, kasi ang talagang tanong ng mga tao, ano ka ba? Or for ka ba? Or against, ano? Unless na meron talagang very specific, sabihin mo na talagang proposal dyan, eh talagang mahirap, ano? Ang importante lang siguro talaga ngayon is pag-usapan, ano? We have to start the debate, ano? Sorry. Kasi, ayaw mo pa lang. yung current setup right now, I think okay na siya to solve certain problems, no? As I've said, no? The local government code
provides for authorities to local government units para masolusyonan yung mga problema ang nakikita. Pero again, may mga problema na hindi kaya ng isang LGU lang solusyonan. Kailangan niya ng tulong ng mga ibang LGUs. And sinasabi nga, yung local government code allows naman inter-LGU collaboration. Ang problema lang doon is pag may isang LGU yung umayaw, wala nang nangyayari. No? So, for example, the problem of flooding and ano in central Luzon and downstream areas of central Luzon, hindi naman nanggagaling sa bandang taas yun of Nueva Ecija watershed. So, kakailanganin mo ng two governors or three, four governors talking together, sitting down, and then, okay yan, nag-uusap-usap sila. And this can be done through the Regional Development Council. Pero sabi nga ng mga ibang pag-aaral, yung Regional Development Council is only a debating club. Nag-uusap sila doon. At the end of the day, they implement yung kanya-kanyang projects. Yung national government implements its own project. So probably there's a need really for some form of structure at that level, whatever that structure may be. Okay. Can I just say one? Sige po. Kasi natin tayo matapos siguro. What we are saying here is that kailangan natin definin natin yung issues para magkaroon ng magandang this debate nationwide. Remember this. Any change, there are winners and losers. Yung nakikinabang ngayon sa present setup ng local government ko, magre-resist dyan ng any change na mababawasan ang kanyang kapangyarihan. Kaya doon sa, kung iisipin natin, sino bang interest? Tinanong mo yan, di ba, Edna? Kaninong interest ba ang pinupromote ng ating mga legislators? Pero sabihin ko sa'yo, I hope my friends in the House do not take offense. 70-80% of the House belong to political dynasties with special interests. So, do you think you can pass they acting as a constituent assembly to amend the constitution? Do you think that you'll be able to pass a purely for people new constitution or revision of the code? Hindi. May horse trading yan. Pati yung boundaries ng regions, makakaroon ng horse trading yan. Powers, makakaroon ng horse trading yan. So, yan ang ating hinaharap. Paano natin masisigurado na yung pagbabago ay hindi babalik doon sa ganun din na yung mga nakikinabang ngayon ay nandyan pa rin sila na nakikinabang. Yun ang problema sa natin. But in the meantime, that there are very complicated discussions. And sabi nga natin, magandang patuloy na pag-usapan itong issue na to. But how do we join in the ordinary citizens na ito yung mga hindi nakaupo sa Kongreso, ito yung mga hindi masyadong nakakaintindi, or hindi masyadong may kaalaman doon sa the theories, the dynamics ng power, yung functions ng Constitution, ano ba ang nilalaman ng Constitution, how do we bring this discussion on the structures of power and federalism or whatever design in government to the ordinary citizens? Paano natin, I think this discussion on federalism is something that has opened up the discourse, but how do we bring this farther down to our compatriots, mga kababayan natin? Are there any proposals that we see how we will continue to have a discourse before we arrive at some kind of a fair decision? At nang sa ganon, hindi naman tayo magmamadaling gumawa ng decision. Siguro importante na masagot yung tanong talaga ng ordinary people. Ano? Ano bang implication nito? Ano ang pagbabago nito? Okay, for better or for worse sa sa everyday life ng ating mga kababayan, ano. And siguro yun ang dapat na tanong ng na dapat sagutin diyan, ano. Pangalawa, siguro dapat liwanagin talaga kung ano talaga yung problema that we're trying to address, ano. Kasi ipapasok ko na rin yung sa Bangsa Moro Cordillera, ano. Kasi ang isang sinasabi dito ngayon, federalism is the solution, ano,
to the problem of Mindanao or Mindanao conflict. Now, we have to be very careful with that. Ano? Kasi unang-una, you federalize sa national level. Ano? Ito is really an issue of self-determination. Ano? At mahabang panahon na ng pakipag-usap yan, may mga peace agreements ka, may aspirations yan, na mga ganon. Baka ho, may impose natin ang isang sistema kasi we do it on a national scale, eh, no? Kaya ano ho tayo, dapat we have to be very critical about it. And the reason why we are very much involved with the national discourse, we in Mindanao, precisely is because of this. Ano? Sabi ko, pag hindi ito napasok sa national discourse, eh baka malunod naman si Simbang Zamora at yung Cordillera. Ano? Kasi ganun ang mangyayari. Eh, no? And syempre ngayon, mas mabuti pang you negotiate with the central government para makuha mo na yung some of those things that you are, ano, no? Yung aspirations mo. Pero in this convention, you'll have to negotiate with 13, 14 regions. So, di ba, no? So, kaya dapat talaga tingnan, eh, no? Mahirap yung we peddle, whether it's unitary or federal, as a magic pill, ano? So, yun ang huwag natin ho siguro talagang kailangan talaga is tingnan ho natin yung detalye. We have to be more discerning at tingnan yung detalye at i-analyze ng mabuti, no? No. Sa akin, ito ay tanong po mga kababayan natin. Sa pagkaalam ko, doon election campaign, there are three sets of problema na gusto ninyo yung bagong administration na kanilang takilin. Okay? Number one, yung nangyayari sa inyo everyday. Everyday, sa buhay ninyo, kung saan kayo naroon, ano-ano ang talagang problema ninyo na gusto ninyong lutasan ng ating pamahalaan. Number one, criminality. Number two, drugs. Number three, delivery of government services. Yung mga kailangan maglagay ka bago ko magkaroon ng government services. Ika-apat, yung traffic mess. At ika-lima, yung corruption. Yan ang sinasabi nyo. Itong mga lima na ito, they affect our personal life every day. Yan pwede ba? Yan muna ang unahin ninyong result. Kailangan ba natin ng shift to federalism para solve nito? Hindi. Ang kailangan natin, a strong central government. Kaya popular si Presidente Duterte kasi tinatakal niya yan. And the people are willing to forgive him and to give him the benefit of the doubt. Doon sa mga sinasabi extrajudicial killing, sinasabi nila, hindi, talagang gusto niya lang addressin yung drug problem and criminality. Ang ikalawang gusto ninyong addressin, yung tinatawag na peace in Mindanao and the peace with you at National Democratic Front. Kailangan ba natin dyan yung federalism? Hindi. Nasa constitution na yung Bangsamoro at saka yun namang National Democratic Front, parang hindi nila hinihingi na magkaroon ng charter change. Gusto lang nila some power, sharing of power, yung mga magsasaka gusto nilang protektahin. Ikatatlo, yung pag-unlad ng ating bayan, yung tinatawag, ang problema doon, yung poverty and inequality. Yung kahirapan at yung inequality na lahat ng yaman ay nasa kukunti lang, hindi sa lahat. Yan ang ano. Diyan meron tayong this question, kailangan ba diyan ang federalism o hindi? May nagsasabi kailangan, may nagsasabi hindi. Diyan tayo magdebate. Okay, it looks like that after we started with a discussion on federalism and then we said, this is like a jargon, ano? Ang hirap pa intindihin at mahirap sabihin kung ito ay angkop, kailangan ba, napapanahon. And we're also saying that apparently we have to go back to the basics, look at the fundamental problems and questions that our people face, that the society faces. In other words, in the context of all this and the messages that we have said over the past few minutes, are we saying that probably there is a need to further discuss, patuloy na suriin, patuloy na pag-usapan, at hindi lang ng mga ilang nakakaintindi, kung hindi, dali sa level ng community, ang usapin ng what are the fundamental problems that we continue to deal with and that what solutions are necessary to address these problems. But whether we need to consider a change in the setup
is something probably that may be considered, or maybe it's not necessary. So, with that, I think you may, each one of us, as a parting word from the panel, from the panelists, we would like to have a summary statement of sort, very briefly. What is it in store for us in terms of addressing the fundamental problems and the issue of federalism, so to speak? Yung mga problema na nasabi na ni Attorney Monsod, no? Problema sa lungsod, sa mga kalungsuran, problema sa kanayunan. Ngayon, ang tanong, ito bang mga problemang to, eh, masusolusyonan ng isang federal form or isang ng federalism, no? Yung mga tanong na po yun, hindi natin malalaman ang sagot, no? Hindi natin malalaman ang sagot. Theoretically, pwedeng sagutin, pero siguro until we experiment or experience some form of a regionalization or a regional identity to respond, whether this can respond to these problems, hindi po natin malalaman. Kaya tingin ko, rather than we absorb everything, lag, stock, and barrel about federalism, mas maganda sigurong pag-aralan or mag-experimento, test, and learn the lessons, and kung applicable, apply this to areas na pwede. And kung hindi, some areas hindi pwede, don't adopt that type of regional government structure or any other forms of regional coordination and management. Attorney Monsod. Sa akin, siguro mapag-usapan nga natin dito. Ano bang kailangan gawin natin? Malaki ang ating kailangan gawin para maintindihan ng ating mga kababayan. Kaya ito lang tinatawag natin education program. Dapat magsama ang civil society at gobyerno para magpaliwanag sa ating mga kababayan. Ano nga ba mga choices natin? Anong choices natin dito? Hindi ko gusto na yung campaign ay magiging propaganda campaign to promote a certain type of form and system of government. Ibigay natin sa mga kababayan natin lahat ng mga choices at tanong natin sa kanila, ano po ba sa inyong palagay ang inyong pakikinabangan at para sa inyo ay mas magaling na ating gawin? Yan ang ating gawin. Magkaroon tayo ng real education program, not a propaganda campaign. Finally, at the end of the day, ang napaka-importante is good governance, especially sa local na levels, ano, sa LGUs natin. At number two, accountability. Ha? Kasi importante yung hindi naman pwedeng more powers, more resources lang at walang accountability. At ang susunod na tanong yan, ano ba talaga yung modality by which we would be able to achieve this, ano, in a really sustainable way? Kaya talagang dapat makiisa ho talaga, and now we have to get involved in this debate and pag-aralan yung mga detalye. And at the end of the day, importante yung principled and informed decision, eh, no? Hindi lamang dahil may nagsasabing leader na tayo mag-embrace ng particular political na sistema, ano. So siguro dapat talagang pagtulong-tulungan yung tamang impormasyon, ano, and then let the people decide. I think that's very well said. It's important. I like that line. We need everyone to participate, to be involved in an informed and principled decision. On that note, I'd like to thank our esteemed guests for taking the time to come today despite their very hectic schedule and despite a whole day of discussion since this morning on federalism. Thank you very much for coming, and once again, let's continue to have informed, principled decision and discussion. Federalism is a system of government where sovereignty is constitutionally shared between a central governing authority at the national level and constituent political units at regional, state, or local levels. Under this system, the country is divided into autonomous regions, allocating power and authority between national and local government units
each assigned a sphere of power and authority only it can exercise, while other powers must be shared. Mabuhay ang ating panelists for today. Thank you so much.